rational inequality. Again po, pag sinabi ko pong rational equation, ang sign po dyan is equal sign. Pag equal sign po, meaning equation po ang nire-represent na isang mga number. Tulad po neto, may equal sign po siya. Pag rational po, ang sinabing rational po is may mga kasama po siyang mga x, y, z, mga variable po. Magkaiba po yung rational sa fraction. Kasi po pag sinabi nating fraction, puro number lang po yun. Fraction number. Pag rational po, fraction siya pero may kasama siyang mga variable. So ang variable po natin doon is a to z. Pwede gamitin po yung a to z. Pero yun nga po sabi ko sa math, ang bida po sa math is yung x and y. Okay, so ayan po is an x and is an x equation involving rational expression. Ito po yung mga rational expression natin. Ayan. May equal sign po, tandaan niyo po. Pag rational equation po, ang symbol po niya is equal sign. So next, rational inequality. So from the word inequality po. So, yun po. Ano po kung maalala niyo po yung lesson niyo po sa grade 9. Okay, pag sinabi po natin inequality, andun po yung symbol ni greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal. So, ayan po yung bibida sa ating inequality po. Yan po yung mga sign pag rational inequality or rational inequality po. Mapapansin niyo po, meron po siyang expression and andito po ang ating sign ng inequality. So ano pong tawag natin dito sa sign na to? Greater than or equal, greater than or less than po. Paano po basahin tong sign na to? Is it greater than or less than? Less than, ma'am. Sure po, less than? Greater than po. Greater okay. Than po, ma'am. So ang tawag po dito, pag nakaharap po siya sa left, greater than. So, greater than or equal po ang tawag natin dyan sa sign na yan. Greater than or equal. Tandaan nyo po, pag nakaharap siya sa left, is greater than. Pag nakaharap siya sa right, less than po siya. Okay po? So, rational function. Pag sinabi po natin rational function, is the form of Px or Px over Q of X. Where the Px and Qx are polynomial. So, yun po, pag ang P and Qx po natin is polynomial, di ba po, pag sinabi po natin polynomial, ano po ba yung mga identification ng polynomial? Pag polynomial po, ang number po ng exponent niya is decreasing pababa po. Tama po ba? So, Ax raised to 5th power, AX raised to 4 power, ayan po. Ayan po yung sample ng ating polynomial. Pababa po ang ating exponent. Then, mag-e-end po siya sa constant. So, pag sinabi po natin polynomial, pababa po ang mga exponent. So, meron po, paano po ma-identify kung polynomial ang isang equation? Bawal po ang fraction exponent. Hindi po siya polynomial pag fraction ng exponent. Tandaan niyo po 'yun, guys. Pag negative sign ng exponent, hindi rin po siya polynomial pag ganun po. Pagka may kasama siyang radical, hindi rin po siya polynomial. Okay, tandaan niyo po 'yun, guys. Pag ang polynomial po, magkakasunod lang po ang ating exponent na pababa po siya. Then, hindi lang po yung P of X, hindi lang po yung numerator ang ating dapat tignan. Pati yung Q of X, yung denominator po natin, dapat polynomial din po siya. Pag sinabi po natin polynomial, covered po niya ang monomial, binomial, and the polynomial. So, ang pinagkaiba po ng mga yun is yung monomial, isa lang po. Ang binomial, dalawa po. Pag polynomial, pang maramihan na po yun. So, ito po yung example ng ating equation sa rational function. Again, summarize po natin. Pag sinabi nating rational equation,
Ano po yung tatandaan niyo pag ang equation is rational? Paano mo makikilala kung ang equation is rational? Anyone? Kapag yung sign po i ano equal. Yes, ayan po, equal po yung sign. So what if naman po pag ang ating equation is rational inequality? Paano po ma-identify kung inequality po siya? Greater than, less than sign po. Yes, very good. So, ito po ang bibida sa ating mga sign. May greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. Okay, again. So, paano naman po pag rational function? Paano mo makikilala ang isang equation kung rational function po siya? Kapag pababa po yung exponent. Yes, pag polynomial po, pag pababa yung x. So, pag nagpo-form po siya ng px over qx. Okay po. Then, meron din pong equation na pag may nakita po kayong function of x. Pag may nakita po kayong function of x, automatic rational function na po yun. So, yan po yung isa sa mga ating clue para ma-determine po natin ang ating equation kung rational equation po siya or inequality or function po. Okay, so let's try po. Try po natin siya sa ating activity. So, tignan niyo po kung alamin natin kung rational siya or rational function ba siya, inequality ba siya, or equation po ba. Okay, so wag niyo po muna sasagutan. Wait lang po. Sulat ko lang po muna. Okay, so habang nagsusulat po ako, isipin nyo na po kung ano yung isasagot nyo po dito. Okay, so, okay guys, identify po natin siya kung ratio, okay, ito lang po yung pagpipiliin nyo, rational function po ba, rational equation, rational inequality, or none of this. Wala sa nabanggit. Okay, so number one po, okay, so ang equation po natin is y is equal to x squared plus 2x plus 1. Ano po siya? Rational function po. Rational function. Anyone? Meron pa po? Meron pa pong ibang sagot? Si ano lang? Si... Ano to? Road? Road? Road ba?
Okay, parang recitation na rin to, guys. Zero lang yung may, ano, may points. Yung iba. Yes po, John? Rational function po. Rational function? Rational function lang. Sulat ko kaya yung mga nagre-recite. Parang may take note po ako. Okay, so wait lang po. Kanina si Rude. And si John. Sino pa yung nagsalita kanina? Ayan. Okay, Trixie. Rational function po kasi equal. Okay, so sino pa po? Okay, so may tatlong nag-recite po sa akin. Si Rude, John, and Trixie. Okay, so answeran na po natin. Okay, so y is equal to x squared plus 2x plus 1. First, guys, tignan nyo po muna. Ulit po, ang sabi ko po is rational. Pag sinabi po natin rational, nagpo-form po siya ng fraction form, guys. Huwag niyo pong kalimutan yan. So, tignan nyo po itong equation. Fraction po ba siya? Hindi po. Okay, so hindi po siya fraction, guys. So meaning po, kung titignan natin, yung exponent niya, 2, 1, and constant, pababa po siya. So meaning, hindi po siya rational, but polynomial po siya. Okay, so polynomial po ang ating equation. So ang magiging answer po natin is none of these. Hindi po siya rational kasi hindi po siya fraction form. So, okay lang po yun kahit na ano po yung answer nyo, at least nag-recite po kayo. Okay, so next, ayan. Function of x is equal to x squared plus 5 over 2x minus 1. Is it, ano po? Rational ano po to? Rational function, po. Rational equation? Rational function. Rational function po. Rational function. Rational function. Rational function. Ayan. Rational function po, ma'am. Function. Why? Bakit po siya rational function? Kasi guys, andito na po yung f of x. So, yung f po yan, function of x na po yung nire-represent. So, meaning, may function po, rational function po yan. Next, number 3. Okay, the square root of x squared minus 4 equals to 8. Is it a rational, ano po? Rational din po, ma'am. Rational equation. Rational equation. Assure kayo, guys? Hindi po. Ulitin ko po yung sinabi ko, guys. Hindi po. Pag sinabi natin rational, function form po pag rational. So, makikita po natin dito, radical po ang nakalagay. San wala pong fraction siya. So, meaning, nasa different types of function po to, guys. Anong tawag natin dito? Radical po. Radical. Ayun po, nakalimutan na nila. Radical function po yan, guys. Hindi po siya rational. So, meaning, radical function po siya. None of this po yan yung sagot natin. Tignan nyo rin, guys, di ba, naka-ano siya, radical. Ayan. So, number 4. Okay, so tignan nyo po, number 4. Tignan mabuti. Is it a rational function? Yes po. Rational inequality. Ayan, nagtugma silang at rational inequality kasi nakita nila yung sign na to. Okay. So, yan po, rational inequality. Next, number 5. Yes po. Wala na, nahiya nang magsalita. Sige lang po, okay lang po kahit na ano, tanggap naman po lahat ng mga rational sagot niyo po. Function po. Rational function po siya kasi andito na po yung clue. May function of x na po siya, kaya rational function. Then nakita naman po natin na fraction form po siya, kaya rational function po siya. Okay, so number 6. Rational equation po, ma'am. Rational equation po siya, guys. Kasi, ayan po, oh, may equal sign po siya, guys. So, pagka rational equation, equal sign po ang ating sign. Okay, number 7. Rational function po. None of this.
Okay, so, ayan, pares po sila. Okay, so, kung titignan niyo po sa equation, meron po siyang function of x. Okay, pasok siya dun kay rational function. But, bakit po meron po sa denominator is radical? Okay, sabi po, once radical, hindi po yan rational. Kasi hindi po siya covered ng polynomial kasi may radical. So, ito po, sample po siya ng radical function. Kaya none of this po siya. Okay po? So, next po, number 8. Rational inequality. Okay, so yan po, may sign tayo ng inequality. Kaya rational inequality po ang ating equation. So, next po, number 9. Rational function po. Rational function, ma'am. Ano pa? NT po. Okay, so, ayan po, alamin natin. So, rational function po siya kasi nakita po natin na may sign siya ng function of x. But, tignan niyo po yung equation. Yung exponent po niya, naka-fraction form po yung exponent, diba guys? 2x raised to 1/3. Okay, so, pag sinabi po natin 2 raised 1/3, okay, fraction po yung exponent, hindi po covered ng polynomial siya. So, wala po tayong polynomial na fraction po. So, none of this. Ayan po, none of this po. So, tignan nyo po yung equation, guys. The next, number 10, the last. Ma'am, rational equation. Rational equation po siya kasi equal sign siya. Ayan. So, na ano po, may tanong po ba tayo dyan kung paano i-identify si rational function, equation, and inequality? Andali lang no po, guys. Okay lang po? May tanong po? Any clarification po? So again po, ulitin ko lang po. Rational equation, pag equal sign po ang makikita nyo. Rational inequality, pag ito pong mga symbol ang makikita nyo. So greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal. Rational function po siya pag meron po siyang function of x or nagpo-form siya ng p of x over q of x. Then, pag na-identify niyo po ang rational, kailangan i-identify niyo po muna kung rational po yung equation. Sa rational po, bawal po ang radical sign kasi radical function na po yung tawag natin doon. Okay po? Again, pag sinabi natin rational or rational, nagpo-form po siya ng p of x over q of x or simply yes, fraction form po ang rational. Okay po, may tanong po? May tanong po ba tayo? Wala. None, ma'am. Okay po. Okay na po, ma'am. Thank you po. Okay po, so ayan, napaka-aga kong mag-dismiss. Okay lang po ba? So para makapagpahinga din po kayo, so tomorrow po, wala po akong ibibigay na activity. So, nasabi naman po siguro sa inyo ng mga advisor nyo na tomorrow po ang nirisked po yung Teacher's Day. And thank you po sa mga bumati sa akin. And yung mga iba pong bumati, sorry po, hindi ko pa po nare-replyan ng thank you. Okay, so thank you po. Maraming salamat po. Happy Thursday. God bless po. Bye-bye. Ah, mag-picture po muna pala tayo. Okay, so paki-open na lang po yung mga camera po natin. Ah, yes po. May tanong po ba, Grace? Grace Ann? Ma'am, pwede mong pasan po yung attendance po. Ah, yung attendance po. Okay po. Thank you po. Okay, so yung guys, yung mga na-record ko po, about to sa mga na-record ko dito. Okay, so ano yung ko lang po muna, guys, i-arrange ko siya kasi nagkahalo-halo na from grade 8. Hawak ko po kasi yung grade 8 to 11. Ay, hanggang grade 12 po. So, halo-halo na po yung record noon. I-arrange ko lang po saglit, guys. Then, i-ano ko po para hindi kayo mahirapan.
lalagyan ko pa po ng title yung mga topic. Pero ipopost ko po siya sa Google Classroom po natin. Okay po ba yun? Okay po. So, pa-open na lang po ng camera po natin. Ready po? Smile po tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, bye-bye po. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat po.